Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, a-analyze po natin lahat ng decisive tiebreak games between kay world champion Magnus Carlsen and super prodigy Grandmaster Andrey Ezepenko, na kung saan lagi pong nasa baba yung color na nilalaro ni Magnus. For example, sa game na to, puti si Magnus, nasa baba po siya. Next game naman, pag nag-itim na si Magnus, nasa baba po yung itim. So, take note of that para hindi po kayo malito sa analysis ko. And bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. So, yung first game po, puti si Magnus, and naulit po yung opening nila sa long game na kung saan katalan na bumalik yung bishop sa e7. So, after bishop g2, castle, castle, knight bd7, and dito po, instead na bishop c3, ito po yung ginawa ni Magnus sa long game. Ang ginawa niya ngayon ay queen b3. And after knight b6, c5, knight c4, bishop c3, na-close na po yung laban. Hindi na po yung open katalan. And ang mangyayari dito is strategic battle po ito. Pero 10 minutes lang yung time control. Kasi po, yung first time control ng rapid tiebreak ay 25 plus 10. Yung second time control, kapag nag-tie ulit, magiging 10 plus 10 po. Kaya, may halong time attack na po ito. So, after bishop c3, tumira ng b6, c6, a5, knight bd2, bishop a6. So, ang threat itong bishop a6, bukod sa pag-develop, ay kakainin ito ni Ezepenko and mabibitin yung pawn dito. Kaya, ang ginawa ni Magnus ay knight takes c4, bishop takes c4, queen c2, and then a4. So, simple lang itong idea ng A4 kasi after knight E5, which is ito yung tinira ni Magnus, nag-bishop B5 si Ezepenko, wala na pong A4 si Magnus dito. Kaya nag-A4 si Ezepenko. So, kung titignan nyo, medyo weak ito. Pero at the same time, tinik sa lalamunan sa posisyon ni Ezepenko kasi maraming squares ang hindi ma-access ito. Ayan, at the same time, binabarahan yung pawn, hindi maka-C5. And yung C5 po, usually sa Queen's Gambit position or sa Catalan position, equalizing move po yan ng black para mag-gain ng space and hindi na masikip. So after bishop b5, tumira ng rook fe1, bishop d6, bishop d2, a3, b3, and then knight e4. So, malupit na decision ito kasi sacrifice po ito ng pawn. And after bishop takes e4, d takes e4, hindi po kinain ni Magnus. Kung kinain ni Magnus, may bishop e5, queen e5, and then bishop takes c6. And monster bishop po dito si Ezepenko. Ang ginawa ni Magnus ay knight d7. Ang tawag po dito ay in-between move. So pag tumira ng rook e8, queen takes e4, ito na yung pawn sacrifice. And umatras po si Ezepenko. Hindi niya ginawa ito kasi hindi na mapunta yung bishop dito sa diagonal and hindi niya mabawi yung pawn. Not to mention, itong kabayo na to tinik din sa lalamunan. May mga ganyan palagi, ang daming kinokontrol na square. Kaya, ang sinacrifice na lang ni Ezepenko ay yung rook. Nagpa-quality down po siya. And, napunta po tayo sa posisyon na naghahabol na lang ng tabla dito sa Ezepenko. Pero kung titignan nyo, parang may fortress nga. Kaya lang, sikat po si Magnus na sinabi niya na there are no fortresses. Ayan. Pero syempre, may mga basic fortresses. Sinasabi niya yung mga hindi na established sa mga libro, yung hindi elementary fortresses, kundi yung mga fortresses na ginagawa sa practical play. So after queen f8, nag-bishop f4 dito si Magnus, tumira ng rook d8, bishop e5, bishop e5, d e5, and then h6. So siguro itong h6 para lang may king h7, yan po ang purpose niyan, and lagi pong good move yan sa rapid or blitz time control, lalo na kung wala ka ng maisip. Para may lalabasan yung king mo, walang mga tactics mamaya. So after h6, nag-rook ad1, na-exchange yung queen, I mean yung rook pala, na-exchange yung rook, nag-queen b4, king f1, tumira ng e3, nag-f3, h5, rook d7, h4, so tinatry ditong manggulo ni Ezepenko pero pinagpag lang ni Magnus. Nag-rook takes c7, and after h3, rook d7. At ang puti pala ang may fortress. Ayan, kahit yung mga pyesa ni Magnus nakatutok lahat doon, hindi makapasok. And
na nakawan ng pawn dito, dire-diretso na to pag atras niyan, or to make, pag check, tas c7, hindi na mapigilan. Kaya dito nag-resign na si Isipenko. So, punta na po tayo sa second rapid game ng 10 plus 10 na time control na kung saan must win situation po si Isipenko dito. So, dito puti si Isipenko, itim si Magnus, and ang opening po nila ay Italian game. And after knight f6, d3, d6, normal development lang, nag-h6, rook e1, nag-castle, nag-h3, nag-bishop b6, knight bd2, ayan, nag-c6. So, no, normal opening lang po ito, knight g6, bishop f1. And after ilang moves, napunta po sila sa ganitong position. Ayan, na kung saan wala pang na-exchange na pyesa or pawn, which is very rare nowadays. So after queen c7, nag-rook ab1, and dito na nagsimulang magpalitan ng pawn. Tumira ng c takes b5. Ayan. So, kinain ni Magnus yan kahit mabasag yung pawn structure niya. Kasi po, pag kumain ka ng mga ganyan, mababasag. Ayan. Mababasag and mawiwi-weak, and may mga d5 na dito si Isipenko. So after c takes b5, inaccuracy daw yan, sabi ng engine, mas maganda daw, rook AD8 lang. Para yung pawn niya, compact pa rin. So, after c takes b5, bishop takes b5, nag-rook ec8, d5, ayan na nga yung sinasabi ko, naka d5 dito sa Isipenko, bishop d7, bishop f1, rook ab8, and then knight c4. So far, hindi ko gusto yung position ni Magnus dito, and maraming threats si Isipenko. While si Magnus, walang masyadong counterplay kahit andito yung mga kabayo niya. Ayan. So, after knight c4, bishop c5, kinain, and rook b6. So, napakalupit ng ginawa dito ng Isipenko. Binarahan yung mga pawn para hindi makatulak, and yung knight na to, kung wala to dito, hindi niya magagawa yan. So, kumbaga, kung pwede lang kainin yan, kung tumatalo niya lang yung rook sa queen, talo na siya. Kaya lang, hindi eh. And itong queen na to, parang kulong. Force bumalik dito. So after rook b6, nag-knight e8, dinepensahan to. Rook eb1, ayan na. Walang counterplay dito si Magnus, at ayan po ang magpapatalo sa inyo. Pag wala kayong counterplay, yung kalaban lang yung gumagalaw, usually, easy play for your opponent, and doon ka matatalo. Pero syempre, si Magnus Carlsen po yan, world champion, kinoconsider na GOAT and best endgame player of all time. So after rook eb1, nag-queen c7, Queen B3, Queen D8, Queen A3, Queen F6. Ayan na, so naghahanap na dito ng counterplay si Magnus. Kinain, Rook D6, Queen E7, meron ng pin. Rook BB6, and then F6. So mistake daw ito, dapat daw Bishop E8 lang para hindi mabiten yung Bishop dito. So after F6, nag-Queen A1, C4 lang daw, sabi ng engine, mas maganda. Ang idea nito is tumira ng C5, and killer position na yung position ni Isipenko. Pero syempre, hindi naman engine si Isipenko, kaya nag-queen A1 siya para mawala sa pin. Nag-knight H8, so yan pala ang idea ni Magnus. Nag-bishop B5, kinain. Nag-rook E6 lang, in-between move. Queen C5, rook takes B5, queen C4. So hindi po kinain ito, hindi kinain kasi mauuwi sa losing endgame. So nag-queen C4, queen E1. Knight f7, rook a5, and then queen c3. So ito daw ay blunder. Kasi napunta na nga dun sa losing endgame. Not to mention, nag-waste pa siya ng tempo kasi nakain ito. Dapat daw, ang itira dito, sabi ng engine, ay knight d6. Napakalupit. Siyempre, kahit si Magnus, world champion, isa sa best player of all time, hindi pa rin siya computer. Ito, computer move ito. Kasi sino ba namang magpapakain ng pyesa ng ganyan? So after knight d6, ang threat niyan ay knight takes e4. And kapag ginain po yan, merong queen c7. Napakalupit na fork. Ayan, bihira pong mangyari yan, yung fork na ganyan, na yung rook hindi madepensahan ng isa't isa. So makakain tor, ito, bawal kainin yan. And for example, tumira ng knight d2, saka kakainin ito. And actually dito, kahit pinapaboran yung puti ng onte ng engine, may chance pa ditong manalo si Magnus. Not to mention, draw lang po ang kailangan niya. So, ang nangyari, nag-queen takes c3, queen c3, blunder. Bakit? Kasi may mas magandang tira. Pero pwede rin. Ang mas magandang tira ay rook e8,
panalo ka agad. After rook takes e8, queen takes c3, and after king at h7, kakainin and bitin yung rook dito sa b8. Ayan. So, queen c3, mga basic tactics, kahit matataas yung level nila, namimiss nila kasi konti na lang po yung oras. So, after queen c3, nag-rook c3, rook b5, rook c4, a5, and then rook f8. So, tinatry mag-hold ni Magnus dito, pero syempre, magaling din si Isipenko. So, after knight d8, rook e7, ayan, rarat-rati na ng atake. Rook f7, rook e8, kinain na, na-exchange, nag f3, rook c7, knight f5, pawn up po dito si Isipenko, and maganda yung pawn up niya, protected pass pawn. So, after knight f5, nag h5, rook b6, para hindi maka g6, nag king e8, nag g4, kinain, nag g6, para wala nang check dito. Ayan, kanina kasi, andito yung king eh. Hindi pwede. Ngayon, pwede na. So, nag knight h4, ayan, makakain na naman. Nag rook h7, kinain, nag king f7, nag rook d6, king g6, rook d8. Rook endgame na 2 pawns down. May chance makatabla kasi medyo fortress yung mga pawn. Pero, syempre, hindi naman pipitsugin na player si Isipenko. So, after ilang moves, tumira pa dito si Magnus. Ayan, after ilang moves, napunta sa pawn endgame and natalo po siya. After king c6, king f5, king b5, nag-resign na lang po siya dito. Kasi pag dama nitong queen, saka palang dadama and merong queen a8 check. After king b4, queen b8, kain po yung queen doon. At dahil dyan, natalo po si Magnus Carlsen sa FIDE World Cup 2021. Ito po yung unang talo niya sa FIDE World Cup. At kay Isipenko na naman. Tandaan nyo, si Isipenko ay yun yung tumalo sa kanya. Ito yung tumalo sa kanya sa Tata Steel. And natalo na naman siya dito. Pero, another tiebreak na naman. So, Blitz tiebreak. So, punta po tayo sa Blitz tiebreak. First game, puti po dito si Magnus. And pinanood ko po ito ng live. Kita yung reaction nila. So, knight f3, knight c6, bishop b5, d3, d6, castle a6. So, si Isipenko po, ang bilis niyang tumira sa opening. And si Magnus nag-iisip. Lalo na nung natira ng queen a4. Siguro mga 1 minute nag-isip dito si Magnus. Yung time po nila, 5 minutes na lang. 5 plus 3. And yung 1 minute, napakalaking oras noon para sa blitz game. So, after queen a4, nag-bishop d2. Bishop g4, prepare pa rin ito ni Isipenko, nag f3, bishop e6, bishop c3, bishop e7, b3, queen d7, and dito na po napaisip si Isipenko. So after knight d2, nag d5, queen e1, castle, rook d1, rook d8, knight dc4, queen e8, kinain, bishop b2, and ito na po yung moment na kung saan yung lamang sa oras ni Isipenko nawala na po. Kasi kahit prepared siya, ang kalaban niya ay world champion and napakalakas. Kumbaga, na-survive yung prepare niya. And mahirap pa po yung position niya dito kahit may bishop pair siya kasi walang magandang pwesto yung mga bishops. And kahit mukhang maganda yung bishop sa e6, walang square na kinokontrol, walang crucial square. And yung nagpasama dito sa position niya is yung mga pawn na to. Ayan. Kung ito lang po na to, andito or andito, maganda sana. Kasi syempre, may mga check, may mga knight c3. Kaya lang, very weak and very ugly. So, anong nangyari dito, napatira na lang siya ng king h8 after mag-isip ng matagal. Nag queen g3, f6, rook fe1, queen f7, knight c6, rook d8. Nakain na po yung bishop pair, opposite colors na. And tinarget ni Magnus itong pawn dito. Yung weakness. So, after queen f2, nag rook fe8. Queen takes e5, tumira ng h5, bishop a3, rook d7. So, dito po, nagraratrata na sila, kaya medyo bibilis ang kuren. So, nag rook e4 dito, bishop f5, queen e8, rook e8, queen e8, queen f2, knight c3. So, parehas na lang po silang segundo dito. Kaya, nakakakaba, pinapanood ko, kinakabahan din ako, kasi baka mablunder ng sobra si Magnus and matalo siya. And after bishop b2, nagpunta po sa pure opposite colors. Wala nang ibang minor piece. Nag queen e2, king h7, bishop c1, bishop c6, bishop f4, h4. And mahirap ipanalo ito as white. Kasi malakas po yung pressure. Kahit pawn up, malakas yung pressure. Not to mention, kapag na-exchange lahat ng pyesa, ng queen at rook,
malaki po yung drawing tendency kasi nga opposite color eh. So after h4, nag-h3, queen f5, bishop e3, rook e7, nag-queen d2, blunder daw, dapat daw queen c4 lang para may fork and panalo na kaagad. Pero syempre, segundo na lang sila. Kahit sobrang gagaling nila, nagkakamali pa rin. Queen g6, queen f2, king g8, bishop d2, kinain, bishop d7, king h2, nag-bishop f5, nag-c4, nag-bishop b1, queen a7, and then bishop d3. Blunder daw ito. Dapat daw, kinain na to ni Sipenko. Ayan. Para daw, mas malaki yung chance madraw kapag nakain. Ayan. So, ang ginawa niya, bishop d3, hindi niya kinain. Tapos, nag-bishop f1 siya. Kasi ang gusto niya dito, matiin si Magnus, which is, hindi pwede kasi may queen d8. After king h7, may queen d2. Nag-queen h5 and then queen c2 check. So, 2 pawns up pero may chance pa rin makatabla lalo na blitz game. Kaya lang, ang kalaban po ni Isipenko ay si Magnus Carlsen. Kung ako sana yung puti dito, baka matabla pa to. Kaya lang, world champion yung kalaban niya. And after ilang moves, ayan, napunta sa ganitong endgame, which is alam na ni Magnus na maitatabla niya ito. I mean, maipapanalo niya. So, after bishop c2, b5, kinain, bishop b3, d6, king e6, b6, bishop d5, d7, king d7, bishop f6, naparesign na lang po siya dito kasi makakain na to and wala pong chance makatabla kapag lamang ng tatlong pawn yung white. Kahit opposite colors pa po yan. So, dahil dyan, nanalo si Magnus sa first game ng blitz nila. Ito po yung second game na kung saan mas win situation si Isipenko. And puti po siya dito. So same opening, Italian game, same opening nung rapid game na nanalo si Isipenko. And ganito yung nangyari. Bishop a7, rook e8, b4. Meron na po kaagad space advantage dito si Isipenko. Nag bishop e6, kinain, queen c2. Nag knight f1, d5, knight e3, bishop e3, bishop e3, knight e3, knight e7, rook ab1, rook d8, a5. So, malakas yung space advantage dito. Kaya lang, wala nang masyadong pyesa. Walang bishop na naipit. And, yung dalawang knight, kayang makatalon yan. Ayan. So, nag-knight g6, c4, c6, rook ed1, and then knight f4. Knight f5. Dito po, try nyong hulaan kung anong tinira ni Magnus. Okay. So, sasabihin ko na po. Kung gusto nyo pa na mas maraming oras, i-pause nyo lang yung video. g6 po ang tinira ni Magnus dito. Pinakain yung pawn sa h6. After knight at chicks, nag-king g7, nag-knight g4, knight g4, hg4, and then rook ee8. Napakalupit. Kakainin to, mag-rook h8. So, nag-knight h2 si Isipenko, rook h8, f3, and then d takes e4. So, napakalupit itong mga tira dito ni Magnus. After queen e7, queen h4 ang threat, and rook d4. Ayan. So, pawn up si Isipenko, pero lahat ng activity na kay Magnus. So, after rook d8, queen d8, g3, blunder daw. Dapat daw queen b2 lang. Sabi ng engine. Kasi after, let's say, mag-queen h4. After mag-queen h4, mayroong queen takes e5 check. Ayan. So, mahirap makita na tira g3. Queen b2, mahirap makita yan. So, g3, kung ako yung white, yan din ang ititira ko. So, tumira ng queen d4, king h1, nag-knight d3. Ayan na, papasok na. Nag-queen e2, queen takes c4, tumira ng rook d1. Nag-rook d8, napakalupit. Pinapanood ko po itong live and napakalupit ng rook d8. Ang threat niyan is knight f2 and kakainin yung rook dito sa d1. So, nag-rook f1, queen b4. So, dito, tagilid pa po si Isipenko. And after ilang moves, tinry niyang mang-bluff. Ayan, g5. Merong mga check dito and then knight g4. So, after knight c5, nag-queen b2, king g8, knight g4. Ayan na nga, may konting pakaba. Pero kalkulado na po yun ni Magnus. Kinain niya lang to. And after knight at chicks, king at 7 lang. Ayan. So after king at 7, na queen h2. Tinirahan ng rook d2. Napakalupit. Queen h4, na king g7. And after f5, queen d5, nag f6 check. Kinainan lang. And dito, naparesign na siya kasi mamamatay na sa g2. And dahil dyan, si Magnus Carlsen po ang nag-advance sa quarterfinals ng World Cup 2021 na kung saan kahit nag-advance siya nakakakaba kasi after ng game na to bigla na lang siyang napahayahay
Kasi kabadong kabado din siya feeling ko, and hirap na hirap siya kasi umabot ng 8 games yung match nila, which is ito yung so far ito yung nagpahirap sa kanya, and ito lang yung tumalo sa kanya so far sa campaign niya sa World Cup. So sa tingin nyo ba si Isipenko ay magiging future world champion? And sa tingin nyo ba dahil nalagpasan na ni Magnus yung parang kryptonite niya, siya na ba ang mag-champion dito sa World Cup? So kung sa tingin nyo ay ganun, comment nyo lang down below and like this video. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Hanggang dyan po muna tayo. Maraming salamat po, mga pa-jaffers!